ayan na yung ating mahiwagang click funnel. So ganito yung itsura, guys, ng click funnel. Pero syempre, marami pang funnel building platform dyan. Merong Kajabi, merong Kartra, merong kung ano-ano pa, merong FG funnels. So dito lang tayo mag-stick sa ClickFunnels. Pero whatever na makikita nyo dito is kaya nyo siyang i-implement sa other funnel building platform. So for example, ang client ko si Ma'am Shishina, and then binigyan niya ako ng copy. Ito yung copy from the client. So punta tayo dito kay ClickFunnels, and then, so ito yung dashboard niya, magbibuild tayo ng funnel. So click natin to, build funnel. And then, so ang goal ni client is, ang goal dito is to generate leads. Magbibigay siya ng freebie. In exchange ng kanilang email address, bibigyan niya ng freebie. So magkocollect tayo ng emails. Choose natin yan. And then, for the title, ito na lang yung i-title natin. Then, lagyan ko na lang ng test. And then, build funnel. So, ayan. Pipili na tayo dito ng opt-in. So, piliin natin yung super simple lang. So, let's say ito. Select template. Pero pwede naman kayong gumawa from scratch. Okay? Bago natin ituloy yung video natin na ito, napansin ko lang na 72% ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. I will appreciate if you will subscribe now for more exciting videos. So, subscribe na! So, opt-in, kasi lead generation. So, opt-in is nandun yung name at saka email. And then, after nun, edit page. So, ayan na. I-redesign na natin to based dun sa copy. So, ang gagawin natin is magta-transfer lang tayo ng content. So, for example, itong title. Papalitan natin to. So, ang gagawin natin is upload muna tayo ng lahat ng content. Meron ako ng mga na-upload ditong content. So, gagamitin ko na lang yun nandito. So, ayan. Image. And then, yung clear mind and skin. So, duplicate na lang natin to. So, basically, yung client kasi na to is nasa akin na yung branding niya. Kaya, nandyan na siya lahat. So, i-add na lang natin. Okay? And then, papalitan lang natin yung size kasi naka-template nga kasi tayo, kaya ganun. So, delete natin to para makita nyo yung mga bagay-bagay. So, ayan. And then, mag-a-add tayo ng text. So, sub-headline. So, pwede mong tanggalin yung background dito sa settings, tapos yung background color. Pwede natin siyang white. Diba? Mas maganda. Mas malinis tingnan. And then, balik tayo dito. Copy lang natin yung mga nandyan. So, ayan. And then, yung call to action niya is click to listen. Click to listen. And then, yung branding ng client. So, papalitan natin ng color. Nandito na yung branding niya. So, ayan. Click to listen. And then, of course, yung kanyang mock-up. Papalitan natin. Mag-upload tayo ng mock-up. Upload natin to. So, bakit ako maglalagay ng mock-up? It's because para malaman ng visitor kung ano yung marireceive niya. As you can see, ang marireceive ng visitor is audio file or a video file. Kaya, yan yung mock-up na ginawa ko. So, itong mock-up na to is made from Canva. Okay? So, baka isipin nyo, Photoshop yan or what. So, ayan. Bawasan natin yung padding. Yung padding is yung parang space between. And then, liitan natin siya ng konti. Yung image, gawin natin maybe 400. Tapos, higit na natin siya ng konti. Okay? So, bawas-bawasan natin yung mga margin. And then, so hindi ko na kailangan yung mga nasa baba kasi wala na akong text na ilalagay. So, delete ko na yan. Delete ko na yan. And then, syempre, di-delete ko na din to. So, ayan. Pero dapat, meron na akong footer dito. So, yung sa footer, meron na ako ditong section ng footer. So, ayan. Tatanggalan na lang natin ng image, ng background image kasi may nakikita kayo dyan na parang laptop. So, tatanggalin natin yan. Kasi naka-template kasi tayo. Kaya, ganun. Pero kung nag-from scratch tayo, so from scratch talaga as in zero, and then ilalagay-lagay mo siya lahat. Next is
bawasan pa natin ng konti yung adjust-adjust pa natin yung mga ano spaces para hindi masyadong mababa. And then next is, halimbawa gusto mong palitan yung font style, so palitan natin, gawin natin open sans. So, ayan. And then, bawas-bawasan natin ulit ng mga margin or spaces between. Tapos, yung sizes. So, ayan na. And then, next is yung mobile. Siyempre, ayusin din natin yung mobile view. So, sa mobile view, ito ay tatanggalin natin sa mobile. So, dapat naka-desktop lang siya. And then, this one, tanggalin din natin to sa mobile. Okay, balik tayo dito sa mobile. So, ganyan siya, di ba? And then, mag-a-add tayo ng... Pwede tayo mag-add dito ng mock-up ulit. Pwede din mang hindi. Pero, sige, maglagay na rin tayo ng mock-up. So, click natin to. And then, click demo, image, and then upload. Tapos, ito namang isa ilagay natin yung hindi nakatagilid. And then, liitan natin ng konti. Let's say, baka nasa 200 or 150. So basically ano, titingnan mo lang kung okay ba sa paningin yung ginagawa mong design. And then itong text, papalitan din natin ng size. So kanina, ito yung in-adjust natin sa size. So ngayon, since naka-mobile version tayo, adjust natin yung mobile. Gawin natin siyang 20 or pwede rin namang mas mababa like 16. And then next is itong button, palitan din natin ng font size kasi parang sobrang laki. Saka yung ano niya, yung font style niya, i-align na lang din natin dun sa text. And then, yung size is, palitan natin, gawin natin 20. So, talagang papakiramdaman mo lang din talaga yung sa design. Titingnan mo kung match ba siya, maganda ba siyang tingnan. And then, so ito, as you can see, nilagay natin to. So, magre-reflect to dun sa desktop. So, andyan siya. So, ang gagawin natin, click natin yan, and then mobile only. So, balik tayo dito, and then, ayan na. Ayan na yung page. Then, save natin. Save natin para hindi mawala. And then, next is, syempre, submit. Click natin yung button na to. And then, yung action, set action to submit form. Dapat naka-submit form siya. And then, pupunta tayo sa settings, sa SEO. Kailangan papalitan mo yung SEO kasi naka-template nga tayo. So, palitan natin siya. And then, yung author, tanggalin na lang natin. Sa author, lagay mo lang dyan yung pangalan ng client or pangalan ng company. And then is yung integration. So, dito sa integration is, kung merong email marketing platform yung client, is i-integrate mo siya dito. So, yung client dito is meron platform which is ActiveCampaign, pero hindi na lang natin gagawin yan. Basta i-integrate mo lang siya dyan, and then, pa-add ka ng list, ipiliin mo yung list. So, for example, sa master list siya mapupunta. Pero, yun nga, hindi ko na siya i-discuss dito yung tukol kung paano siya gagawin dun sa ActiveCampaign. Basta, mapupunta, anyone na mag-opt-in dito, mapupunta dito sa list na to. So, ganun siya. And then, save natin. So, next is, so itong page na to is 150 na to ah. 150 na. So, balik na tayo. Exit. So, next page, thank you page. So, sa thank you page, pipili na lang ulit tayo ng template. So, ito na lang, download page. Kasi ida-download naman nila yung file or yung audio file. So, edit natin. And then, copy natin yung content. For example, dito. Tapos yung color nito, papalitan natin. Text color, white. Background color ng button is pink ulit. So, ayan. And then, gawin na rin natin pink yung color nung border. So, sa advanced, nandito yung color. And then, pink. So, balik tayo dito. And then, parang may kulang dito sa ano, dito sa copy. Dagdagan natin ng, syempre, thank you. Thank you kasi nag-download siya. So, sabihin na lang natin ito para maganda. So, again, itong design na to is sa Canva lang yan. Delete natin yan. Yan, medyo ayus-ayusin lang natin yung font. Yan, palitan natin ng color, gawin natin black. Delete natin yan. Delete na rin natin to. So, next is yung background. Kasi ang background niya is parang gray. So, papalitan din natin siya. Gawin natin siya based dun sa kanyang branding. Then, next is yung call to action niya para ma-download yung file. Click natin yan. And then, palitan natin tong button text ng download now. So, ang set action,
is go to website URL. Pwedeng itong URL na to ang ibigay. So for example, ang URL is ano, is Google Drive. Ipe-paste mo lang siya dito, yung Google Drive link. So ito siya. Dito madadownload na nung mag-o-opt-in yung file. So madadownload siya dyan. Or pwede mo rin naman gawin is i-upload mo siya dito mismo sa ClickFunnels, which is iba pang story yon. Pero ito yung pinakamadali since na nandyan na yung link nung client. So pwedeng link from Google Drive. So basta direct link na kung ano yung ida-download ng customer or nung leads. So save, and then next is exit na tayo. And then papalitan lang natin yung pinaka, yung final link. So kung may existing na ClickFunnels yung client, syempre nandyan na yung link. Nandyan na yung domain ng client. So pupunta ka na lang sa settings. Tapos, papalitan mo yung domain. So, ito. And then, click mo na lang yung save and update sa baba. And then, balik tayo dito sa opt-in. Papalitan natin itong last na to. Bakit? Kasi, ang pangit naman na ibibigay mo sa client. Oh, ganyan. No! Yung merong opt-in, 6R, ganyan. So, papalitan natin. Punta tayo sa publishing. Tapos, palitan natin. Sabihin na lang natin na meditation download. Okay, update. So, ayan na. Ito na ibibigay natin kay client. So, ito na yung itsura ng ating final na link. Ganyan lang siya kasimple. The more na, ano, na malinis yung design, the more na gusto ng mga clients. At saka, yung the more na nagko-convert. Kasi sobrang linis lang. Saka, sobrang linaw kung ano yung makukuha nila. Kasi, ito nga, may mock-up na. Ay, alam na nila na yan yung makukuha nila, yung audio file or video file. So, ayan. So, ayun lang. After nila mag-opt-in dito, mapupunta sila doon sa sunod na page. So, hindi na mag-opt-in kasi mapupunta ako doon sa email list, doon sa master list nila sa active campaign. So, ayoko naman na ganun. Next is, after nila mag-opt-in dyan, mapupunta sila dito sa sunod na page, dito sa thank you page. So, ayan na yung thank you page. And then, i-click na lang ito yung download now. Tapos, makukuha na nila yung file. So, ganun siya. Again, for this amount na 300 to 500, kayang-kaya mo siyang gawin. Tapos, maganda pa yung may bibigay mo kay client. As in, nakapag-generate na siya ng leads. In that amount, 300 to 500, you can charge this to your client. Mm-mm. Kasi kung titingnan nila, napakadali. Oh, 'di ba? Madali siya kung ipa-practice, 'di ba? Siyempre, kailangan hands-on. Oo, hindi pwedeng nood-nood lang, kailangan mag-practice na. Kasi sabi mo kanina, 'di ba, may 14 days free trial kay ClickFunnels. Oo. Sa mga newbies and even yung mga nag-aaral na nako na rin marketing automation or yung iba na interesado pa sa matutunan pa ang sales funnel, meron pang mas in-depth diyan. At yun na nga yung course ni Ma'am Shibem. Sige pero lang. Meron akong course yung sa Elite Funnel Designers Academy. So, meron akong dalawang ino-offer. Ang isa is, hindi mo bet yung coaching. Hindi mo bet mag-coaching. So, pwedeng more on pre-recorded videos siya. And then, 1 year access na siya dun sa course. It's for only 5,999 pesos. Meron na yung mga additional trainings, may mga bonuses. So, ayun yung price niya. And then, if gusto mo naman na merong direct interaction with coaches or with my TLs, ayan, pwede mong i-avail yung 9,997 pesos. That's for 1 year access sa course, and at the same time merong mga monthly coaching, merong weekly accountability calls, at saka ayun, may direct access kayo sa akin. And kung gusto nyo pa ng other information, go to elitefunneldesignersacademy.com. Sa mga mag-a-avail, binigyan kayo ng discount ni Madam Sheena. How much yung discount? So, gamitin nyo yung kanyang coupon code na Sheena para ma-avail yung discount. Ilalagay ko lahat yan. For coaching. You can join Bev's Facebook group. Ano nga yung mga Facebook group mo and other social media accounts? Meron akong, ang Facebook group
ko is Funnel Designers PH Freelancing Community. So, you can join there. So, yun lang ang akin nag-iisang love na group. Ayan. Tsaka tutok yun. Sa sales funnel talaga, di ba? Pang sales funnel siya. And then, yung aking Facebook page na currently, kasi pinaghihiwalay ko na yung ano ko, page for the business and for the course. Elite Funnel Designers Academy. Ano ba ma-advise mo sa mga beginners at sa mga lost pa? Wala pang skills at mga gustong maging freelancer, kagaya natin. Sa mga beginners pa na gustong mag-start, start now, start today, as in now na. Ikaw lang din naman kasi ang makakagawa nun. Kahit naman sabihin ko sa'yo na mag-start ka ngayon, kung hindi ka mag-take action, hindi mo i-implement yung mga nakikita mo online, hindi mo ini-implement yung mga napapag-aralan mo online, hindi ka nag-hands-on. So, wala din. Hindi ka rin magpo-proceed to next level. And then, dun sa mga lost pa ngayon, kung nag-i-start na kayo maghanap ng client, pero hindi pa kayo makakita. So, ang gawin nyo is, magtambay na muna kayo kung saan nyo makikita yung mga ideal clients nyo. And then, i-discover nyo sa sarili nyo kung sino ba talaga sa kanila yung gusto mong ofera ng service. Yun na lang muna. Kasi yung service na ipoprovide mo sa kanila depende sa needs nila. So for example ako, lost ako. So mag-focus ako sa isang target market. So after ko mag-focus sa isang target market, malalaman ko kung ano yung mga needs nila. Kailangan nila social media manager, kailangan nila ng designer, kailangan nila ng VA. O, sabihin natin na VA ka muna kasi hindi mo talaga alam kung alin. So mag-start ka as VA and then from there, alamin mo kung alin dun sa mga tasks as a VA yung mas nagustuhan mo, saka ka mag-niche down. So yun. Ganun lang din yung process na ginawa ko. Kaya sinasabi ko sa inyo. Ina-advise mo ba or nire-recommend mo ba sa mga beginners na mag-start, mag-practice at gumawa ng portfolio nila para pag nag-reach out sa mga clients, may maipapakita na? Yes. Kailangan may portfolio na sila. Kaya nga, kailangan yung pinapractice nila, yung output nila mismo sa practice na yun, pwede nilang ipakita yun sa client. As portfolio na yun. Kaya hindi mo masasabi sa client na ano, na newbie ka kasi may output ka eh. Yes. yun. May output totoo ka. Ma'am si Beb, super thank you sa pagpayag mo mag-guest dito sa ating Facebook page, sa ating Facebook group, and sa mga nanonood ng ating YouTube channel. Panoorin nyo at i-follow nyo rin po yung kanyang social media accounts and yung group, mag-join po kayo, okay? Thank you so much, Ma'am Shibebs. Have a great night, mga ka-home base kada. Bye for now. Bye! Bye-bye!